Ito daw ang dapat na mangyari upang maidagdag ng Los Angeles Lakers si Chris Paul sa kanila. Pero bago natin pag-usapan niyan, pag-usapan muna natin itong naging post ni Trae Young sa Twitter patungkol sa pagsisimula ng season ng trade sa NBA. Umusad na nga ang off-season sa NBA mga kadribol at nagsimula na ito sa pagkakatrade ni Bradley Beal sa Phoenix Suns at si Trae Young ay nag-post sa Twitter para sa naging trade na ito at para na rin sa kabuuan ng off-season sa NBA. At ang sinabi niya na may kasama pang ice emojis ay "That time of year again." Naging parte nga ang Atlanta Hawks sa madness ng off-season ng NBA nung nakaraang taon kung saan nakuha nila si DeJounte Murray ng San Antonio Spurs sa isang trade. At mula doon, sinubukan ng Hawks na bumuo ng isang palaban na team sa paligid nina Trae Young at DeJounte Murray. Nakapasok sila sa play-in tournament at natalo sa Boston Celtics sa 6 na games sa unang round ng playoffs mga kadribol. Nauna na nga ngayong off-season ang pagkakatrade ni Bradley Beal sa Suns at ang posibleng sumunod naman ay ang patungkol kay Damian Lillard na hindi pa nga alam kung hihiling na siya ng pag-alis sa Portland Trail Blazers. At kapag ginawa niya iyon, ang napapabalita na nakafocus sa kanya ay ang koponan ng Miami Heat. Pero may balita na gusto pa rin siyang panatilihin ng Blazers at plano rin ng Blazers na kunin si Zion Williamson mula sa New Orleans Pelicans. At kaabang-abang na rin kung makakapag-offer ba ang Blazers ng tama upang gawin na nga ng Pelicans ang isang trade kay Zion Williamson. Marami pa nga ang pwedeng mangyari ngayong off-season at gaya ni Trae Young mga kadribol, tayong lahat ng mga fans ng NBA ay nakatutok na sa mga mangyayari sa kabuuan ng liga. At para naman sa dapat na mangyari upang maidagdag ng Lakers sa kanila itong si Chris Paul mga kadribol, interesado nga na makuha ng Los Angeles Lakers itong si Chris Paul pero sa tamang presyo lang daw at hindi raw gagawin ng Lakers na kanilang starting point guard itong si Paul. Minomonitor daw ng Lakers ang sitwasyon ni Paul pero papipirmahin lang daw nila siya kapag siya ay free agent na at sa veteran minimum contract lamang o kaya ay sa mini mid-level exemption. May mga nagsasabi raw na kaya kukunin ng Lakers si Paul ay upang siya ang gawin nilang kanilang point guard at hindi point guard lamang dahil sa kanyang edad at mga injury concerns. Pero sa katotohanan daw mga kadribol, makakahanap ka raw ng player na may kakayahang buhatin ang bigat sa regular season upang mapanatiling fresh naman si Paul para sa playoffs. Pumayag na nga ang Phoenix Suns na ma-trade si Paul sa Washington Wizards at kailangan muna siyang i-buy out ng Wizards upang makapagbukas naman ng pintuan para sa Lakers. Ang dating team ni Paul na Los Angeles Clippers na interesado sa tambalang Chris Paul at Russell Westbrook sa kanilang backcourt ay may mga kontrata na maititrade para kay Paul. Pinaniniwalaan na tataas lamang ang sweldo ni Paul sa darating na season ng $27-30 million at iyon ay magpapadali upang maitrade siya ng Wizards. Gayunpaman mga kadribol, ang compensation ay maaring magawa si Paul na mas maging bukas sa pagtanggap ng buyout na ang kanyang bagong sweldo ay mababawasan sa kanyang pakikipagkasundo sa isang buyout. At ang priority ng Lakers na papirmahin muli sa kanila ang mga free agents na sina Austin Reeves at Rui Hachimura ay maglalagay sa kanila sa teritoryo ng luxury tax. Pagkatapos nun, kailangan na nilang magdesisyon kung kanino kina Chris Paul, D'Angelo Russell, Dennis Schroeder, Fred VanVleet, DeJounte Murray, Trae Young, Kyrie Irving at Damian Lillard ang kanilang magiging starting point guard. Parte raw ng plan A ng Lakers ang makuha si Paul sa isang veteran minimum contract at ang maidagdag nila siya sa pagpapanatili naman nila kina Reeves at Hachimura. Pwede pang isagad ng Lakers ang kanilang cap upang mapapirma lang si D'Lo ng hanggang $20 million mga kadribol at magkakaroon pa sila ng mid-level exemption na magagamit. At posibleng kay Schroeder mapupunta ang MLE upang makabalik naman siya bilang backup muli ni Russell. Napabalita rin na bukas ang Lakers sa rotation ng kanilang mga guards na sina Reeves, Russell, Schroeder at Paul basta makipagkasundo lamang daw sina Schroeder at Paul sa mababang kontrata. Gustong lumaban ni Paul para sa singsing mga kadribol at kung gusto niya na makuha iyon sa Lakers na kasama ang kanyang kaibigan na si LeBron James, dapat ay pumayag muna siya na kunin ang mababang halaga sa kanyang market value.